Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ating pong masasaksihan ang ating mga kabataan mag-aaral ng pamantasang ito, ang Food Engineering Technology 3rd year and Civil Engineering Technology 2nd year para sa kanila pong debate na may proposisyong resolbahin drug war sa Pilipinas ay panatilihin o dapat na ipagpatuloy. Kung kaya't ating bibigyang daan ang unang tagapagsalita ng sangayong panig sa Food Engineering, Rufa May, for your constructive speech, 4 minutes. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako kasama ng aking pangkat na naninindigan na kami ay sumasang-ayon sa digmaan sa droga ay pagpatuloy sa Pilipinas. Ang gera laban sa illegal na droga ay hindi gera laban sa buhay ng tao, kundi gera para sa buhay ng bawat Pilipino. Ginagawa ng bagong pamahalaan ng lahat para sa ikabubuti at ikauunlad ng mga mamamayan at ng ating bansa upang mangit ang kalayaan at kapayapaan na matagal na nating hinahangad. Ayon kay President Rodrigo Roa Duterte, human rights must work to uplift the human dignity. But human rights cannot be used as an excuse to destroy the country, your country and my country. Tanggapin na lang natin na ang katotohanan na mayroon man itong kapalit ay positive pa rin ang may dudulot nito sa atin. Mahirap mang paniwalaan na lumala na ang illegal na droga sa Pilipinas, ngunit kailangan nating tanggapin ang katotohanan ito. Ito ang dahilan ng bagong administrasyon upang masigasig sa nalabanan at pagsuunin ang illegal na droga sa Pilipinas. Sa kanyang talumati kamakailan, isiniwalat ni Pangulong Duterte ang pangalan ng 150 mga kawani ng pamahalaan na dawit sa illegal na droga. May mga allegasyon din ng anomalya sa illegal na droga sa New Bilibid Prison. Sa ngayon, ilang libo na mga namatay sa mga police operation at mga drug-related magmula nang maupo sa pwesto ang bagong presidente. May mga sang-ayon din sa gera kontra droga. Isa na riyan ang People's Army na kumbinsido sa aksyon ng pamahalaan na labanan ng droga. Ang mga opisyal ng gobyerno, mga pulis at mga sundalo ay buong pusong sumusuporta sa gyera kontra ilegal na droga sa Pilipinas. Ang paraan man na ito ay hindi makatarungan sa mata ng iilan, ngunit kung ang hangad man ay ang panandali ang aksyon, wala nang iba pang maiisip kundi ang ipagpatuloy ang gyera kontra droga. Kaya kami na mga kasamahan ko ay tahasang sumasang-ayon sa digmaan kontra droga ipagpatuloy sa Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, binibining tagapagsalita ng sang-ayong panig, Rufa May. Ating bibigyan daan ngayon ang unang tagapagsalita ng hindi sang-ayong panig para sa kanyang ilang mga katanungan o interpelasyon. Binibining, Abrilyn. Magandang tanghali, Speaker number 1. Ito po ang aking mga katanungan. Sa tingin mo po ba ay matarong ang pagpatay ng walang kalaban-laban sa mga gumagamit ng droga? Hindi. Palagay mo po ba ay karahasan at pagpatay lang ang solusyon para maibsan ang paggamit ng droga sa bansa? Oo. Sa tingin mo po ba ay labag sa batas ang war on drugs? Hindi. So ngayon pong matatapos na ang termino ni Pangulong Duterte, masasabi mo po ba na naging matagumpay ang war on drugs? Oo. So ayon po sa inyo ay naging matagumpay po ito. Sa tingin mo po ba ay matagumpay na matatawag ang patuloy pa rin paglaganap ng droga sa bansa? Oo. Sa tingin mo po ba ay dapat bigyan ng pagkakataon at karapatang magbago ang mga gumagamit ng droga? Oo. So palagay mo po ba ay labag sa karapatang pagtao ang war on drugs? Hindi. Yan lang po. Maraming salamat, binibining Rilin, sa iyong mga katanungan. Maaari ka na makapagpahayag ng iyong proposisyon ng hindi pagsang-ayon. 4 minutes. Una po sa lahat, akin lang pong lilinawin na ako at ang aking kagrupo ay malaki ang pagtutol sa paggamit ng droga. Gayon din, ay nais na din po namin itigil ang paglaganap nito. Ngunit ang hindi po namin pinapaboran ay ang proyekto ng ating kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Duterte na War on Drugs. Ang pagtutol sa paglaganap ng droga at pagtutol sa War on Drugs ay magkaibang usapin. Ang kampanya laban sa illegal na droga
sa Pilipinas na kilala din bilang Upland Tokhang ay ang pagsugpo sa mga gumagamit at dealer ng droga sa bansa. May dalawang mukha ang kampanya kontra droga ng administrasyon. Nariyan ang mukha ng gobyerno na layong puksain ang ilegal na droga ngunit sa pisikal at mapanganib na paraan. At nariyan din ang epekto ng kampanyang ito sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Taong 2016, kasabay ng pag-upo sa pwesto ni Pangulong Duterte nang magsimula ang kampanya kontra droga. Simula nang maipatupad ito, at hanggang Enero 2020, ang bilang ng mga napatay sa drug war ay nasa 5,601. Naniniwala ang Commission on Human Rights at lokal na mga human rights group na libo-libo pa at nasa tansyang 27,000 ang napatay ng mga pulis at ahente ng pulisya at ilan sa mga ito ay nadamay lamang. At ang iba naman ay pinatay at ang dinahilan na ay may kinalaman sa droga. Ang katakot-takot na bilang sa mga ng mga pamamaslang ay hindi napagbayad ang may sala at hindi maayos na naimbestigahan. Malaki ang pagtutol namin sa war on drugs dahil anti-human rights ito at hindi namin gusto ang proseso ng pagsasagawa nito. Walang pakundangan ang pulisya sa kaligtasan ng iba at madalas isagawa ang raid ng hating gabi habang nasa bahay ang buong pamilya. Sa maraming raid, nasaksihan ng mga bata ang pamamaslang sa kanilang magulang o nakitang kinaladkad at binaril ang mga magulang nila. Ano na lamang ang magiging dulot nito sa mga kabataan? Maari itong magdulot ng trauma at masamang epekto sa kanilang pag-iisip. Kay Pangulong Duterte na mismo nang galing na kapag nanlaban ang mga gumagamit at kapag pumasok sa Pilipinas ang mga drug dealer ay sila'y mamamatay. Sa tingin niyo po ba ay makatarungan ito? Hindi. Isa sa mga karapatan natin mga tao ay karapatang mabuhay. At malinaw na nilalabag ito ng war on drugs. Hinihimok ng Human Rights Watch ang gobyerno ng Pilipinas na wakasan ang abusadong kampanya sa kontra-droga at imbestigahan at sampahan ng kaso ang mga responsable sa pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Mauubos nga ang mga adik sa bansa, ngunit mauubos din ang mamamayan. Masasabi bang nanalo na ang Pilipinas at naging matagumpay ang kampanya kontra-droga? Ang sagot ay hindi. 6 na buwan lamang ang pangako ni Pangulong Duterte, ngunit lumampas na ito sa mahigit 5 taon at matatapos na ang kanyang termino, ngunit hindi pa rin ito masasabing matagumpay. Patuloy pa rin pagdami ng mga gumagamit at nagtutulak ng droga sa bansa. At ito ay sinang-ayunan mismo ni Carlos Conde, isang researcher ng Human Rights Watch. At ito ang eksakto niyang sinabi sa tanong na nanalo na nga ba ang bansa sa war on drugs. I don't think we are. I think government has misused the drug war for political ends. Kaya nga tayo merong hukuman at mga batas para ito ang mga ibabaw at sundin sa bansa. Ngunit isa ang war on drugs sa lumalabag dito. Ang batas republika bilang 3-10-36-8 o ang pagpatay at paglabag sa mga karapatang pantao, kitang-kita at masasabi na labag sa batas ang kampanyang ito. Ano ang silbi ng mga institusyon na tinayo tulad ng rehabilitation center kung bibigyan ng pagkakataon ng mga gumagamit na magbago? Paano sila magbabago kung kinitil na ang kanilang buhay? Napakaraming paraan para mapigilan ang paglaganap ng droga sa bansa at hindi laging karahasan ang solusyon dito. Panahon na para itigil ang kampanyang war on drugs dahil ang gera laban sa illegal na droga ay gera din sa buhay ng tao. Yun lang po. Maraming salamat, Binibining Rilin, sa iyong ipinahayag na proposisyon. Ating ibibigay ngayon ng panahon sa ating pong tagapagsalita ng sangayong panig para sa kanyang ilang mga katanungan o interpolasyon. Narito ang aking mga katanungan. Kung may patuloy ang laban kontra droga, di ba mas maganda kasi mababawasan o posibleng mawala ng adik sa ating bansa? Oo. Magandang manirahan sa isang lugar o bansa na walang adik sa lansangan. Pakiulit po. At kung ito ay may pagpapatuloy, di ba mas magandang manirahan sa isang lugar o bansa na walang adik sa lansangan? Oo. Binibining Rufame, meron ka pang mga ilang katanungan? Meron pa po.
Kung ikaw ang tatanungin, gusto mo na bang wakasan ang problema ng ating bansa tungkol sa droga? Oo. Ayaw mo bang maging mapayapa ang ating buhay? Kung gayon, edi dapat ipagpatuloy ang digmaan laban sa droga upang mawakasan ang problema ng ating bansa. Hindi. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga unang tagapagsalita. Ibibigay natin ngayon ang panahon sa ating ikalawang mga tagapagsalita para po sa kanilang ilang mga proposisyon. Sang-ayong panig, 4 na minuto ang ibinibigay namin sa iyo. Lovely. Magandang araw po sa inyo lahat. Ang War on Drugs ay kampanya na inilunsad ni Pangulong Duterte para mabuksan ang talamak na droga. Maliban sa Pilipinas, may iba ring mga bansang nagsasagawa ng kampanyang ito. Katulad ng mga bansang China, Indonesia, Iran, Singapore, outside Saudi Arabia. Ang gera laban sa illegal na droga ay hindi gera laban sa ating buhay ng tao, kundi gera para sa buhay ng bawat Pilipino. Hindi rin ito gera laban sa karapatang pantao, kundi gera para protektahan ang karapatang pantao para masigurado ang kaligtasan at kapakanan ng mga pamilyang Pilipino. Ang Pilipino ay naniniwala na ang lahat ng problema ay may solusyon. Maduguman ang labanan sa gerang kontra droga na is lamang ng Presidente Duterte na maging ligtas ang kanyang sinasakupan. Sa nakalipas na 2 taon, kabi-kabila ang pagkamatay ng mga hinihinalang sangkot sa droga. Sa opisyal na tala ng Philippine National Police, umalo na sa higit na 100,000 ang naaresto sa drug operation habang 4,320 naman ang napatay. Simula na maupo si Duterte sa Malacanang, sa inilabas na SWA survey nitong Hunyo, aabot sa mahigit 1 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing na biktima sila ng street crimes noong 2018. Pero ayon din sa SWS, mas mababa ang crime rate ng 1% kumpara noong Disyembre 2017. Sabi ng PNP, bumaba ng mahigit 20% ang bilang ng krimen sa buong bansa matapos marangkada ang kampanya kontra droga o mas kilala bilang War on Drugs. Aking isinaad ang mga ebidensya na may mabuting naidulot ang War on Drugs sa ating bansa dahil mas mababa ang crime rate dito sa Pilipinas. Nakakalungkot at nakakatakot na isipin na sa kabila ng lahat, pagpupursige ng pamahalaan ay talamak pa rin ang kalakalan ng illegal na droga. Kaya tama lang na ipagpatuloy ang digmaan laban sa droga. Yun lamang po at maraming salamat. Kaya may binahagi na ng ating kalawang tagapagsalita ng sangayong panig Lovely Joy ang kanyang proposisyon. Maaari ka naman mapagbahagi ng iyong mga katanungan. Binibining Twinkle para sa interpolasyon. Magandang hapon sa iyong second speaker. Ito ang aking katanungan. Una, sa tingin mo ba sa pagpapatuloy ng war on drugs ay may mababawasan ang bilang ng krimida? Sa tingin mo ba ay mapapatuloy ng war on drugs ang mababawasan ang bilang ng krimidad sa ating bansa? Oo. Naniniwala ka ba ang lahat ng pumamatay ay dahil nalaban lang talaga sila? Oo. Sa iyong palagay, sa patuloy ng war on drugs, ay tuloy ang bang magsusupo ang problema ng droga dito sa ating bansa? Oo. Sa tingin mo ba ay mabuti pa din ang maidudulot ng war on drugs sa kabila ng mga mamamatay dahil dito? Oo. At sa huli, sa tingin mo ba, maging maayos ba ang pagiging pagtakbo ng Pangulong Duterte sa war on drugs? Oo. Yun lamang po. Maaari mo nang maipahayag, Twinkle, ang iyong proposisyon na hindi pagsang-ayon? Katakot-takot na bilang ng pamasla ang hindi maayos ng investigasyon. Ayon sa Department of Justice ng Pilipinas, noong Enero 2019, 76 ang pamamaslang pa lang ang imbinistigahan. Ngayon pa man, 33 lang ang naging kaso sa korte at 5 ang nakahinop sa Office of Prosecutor. Habang walang saysa ang prosecutor, ang kalahati na 38 na kaso. Sa oras ng pagkasulat ng isang kaso lang, ang paslang kay Kian De Los Santos ang 3 pulis noong Agosto 2017 na
nakuha na ng video ang resulta ng paglitis at paghatol. Imbinistigahan din ng human rights ang mga pamaslang kung saan walang pakundangan ng polisya na kaligtasan at kapakanan ng bata. Madalas na hindi sasagawa ang raid ng hating gabi habang nasa bahay ang buong pamilya. Sa maraming raid, nasaksihan ng mga bata ang pamaslang ng kanilang mga magulang o naging pinalakad at binaril ang mga magulang nila. Ang nakakasirang resulta ng kabataan at kampanyang kontra droga ni Duterte ay lagpas na kagyat at karahasan ng raid. Marami ang dumarana sa psychological disease pagkatapos makita na paslangin ang mahal nila sa buhay. Maraming bata ang kinailangan isahin ang bahay at komunidad nito upang magtago o lumipat dahil takot sila para sa buhay nila at sa pamilya nila. Inihimok ng human rights ang gobernador ng Pilipinas na wakasan ang abusadong kampanya kontra droga at imbisagahan ang sampahan ng kaso ang mga responsable ng pamamaslang at iba pang paglabag ng karapatang pantao. Dapat matatag ang isang international or mekanismo mag-imbestiga sa extrajudicial killing at iba pang paglabag ng isang nagawa galang sa gera ng kontra droga. Mula Hunyo 2016, dapat agaran at pagpataas ng bayaran ang pagkakapinsala nila. Dapat ay sagutin ng mga ahensya ng gobyerno ang mabigat na pangangailangan ng mga bata nawawala ng taong mabubuhay sa kanila or ang breadwinner. Lalo na sa nakatira sa mahihirap na komunidad sa Pilipinas kung saan nagaganap ang pamaslang at tiyakin na pagtitibay ang mga hakbang ng protekta sa kabataan mula sa pag-aabuso. Yun lamang. Maraming salamat, Binibining Twinkel, sa iyong ibinahaging proposisyon. Lovely, maaari mo na ipahayag ang iyong mga katanungan o interpolasyon. So, ito ang aking mga katanungan. Una, hindi ka sumasang-ayon sa digmaan laban sa droga. So, sa tingin mo ba, kung hindi ipagpapatuloy ang digmaan laban sa droga, mababawasan ba nito ang mga taong gumagamit ng masamang gamot? Oo o hindi? Masasabi mo ba na magiging mapayapa at ligtas ang bansa kung hindi itutuloy ang digmaan laban sa droga? Oo. Sa palagay mo ba, hindi pa ito ang solusyon upang mabawasan ang mga gumagamit ng masamang gamot at krimen na nangyayari sa ating bansa? Oo. Sa tingin mo ba, may magandang idudulot kung hindi ipagpapatuloy ang digmaan sa droga dito sa ating bansa? Oo. Panghuli, napapanahon na ba upang itigil ang digmaan laban sa droga? Oo. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga ikalawang tagapagsalita. At ngayon ay bibigay natin ang panahon sa ating mga kahuli-huling tagapagsalita para sa kanilang mga rebuttal speeches. Unahin natin ang hindi sang-ayong panig sa katauhan ni Marjon bilang bigyan na natin ang panahon para sa iyong rebuttal speech, Marjon. So, magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po yung negative side kung saan hindi po kami pumapapor na ipagpatuloy ang war on drugs sa Pilipinas. At ito po ang aming final rebuttal speech. Una, dapat nga bang ipagpatuloy pang kampanya laban sa droga o napapanahon na upang ito'y itigil na? Nakabuti nga ba sa kampanya kontra kriminalidad ang agresibong pagtugis ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga pasimuno ng pagkalat ng ilegal na droga sa bansa? Isa sa mga disang-ayon sa pagpapatuloy ng war on drugs ay ang international human rights lawyer na si Jason Wright. Sabi nga niya, "The most important human right that everyone has is the right to live. Everyone deserves a right to live, and if they are committing a crime, they have a right to fair trial." At tama nga naman, hindi, di ba? Hindi ba? Sa nakalipas na 5 taon mula July 1, 2016 hanggang June 30, 2021, tinatayang ang bilang ng mga taong naaresto kaugnay ng kampanya laban sa ilegal na droga ay umaabot ng 298,348 at umaabot naman ng 12,608 ang bilang ng mga napatay na ang sabi umano'y nanlaban kaya pinatay ng mga pulis as an act of self-defense.
Maraming nagsasabi na mula nung magsimula ang war on drugs ay bumaba ang criminal rate sa bansa at lumago ang ekonomiya ng bansa. Tama nga naman yon, hindi ba? Pero sa kabila ng paglago ng ekonomiya ay tumaas din ang bilang ng mga namatay sa war on drugs. Ayon sa datos ng pulisya noong 2017, sa unang yugto ng kampanya ay nakahihimbik na 7,080 ang namatay, na kung tutuusin ay mas malaki sa tinatayang dami ng namatay sa rehimeng Marcos na 3,240 o sa namatay sa Bagyong Yolanda noong 2013 na 6,340. Ang kalunos-lunos na dami ng mga namatay sa kampanya laban sa droga ay malaking balakid sa paglago ng ekonomiya dahil nagdudulot ito ng masama at hindi kaaya-ayang limang pang-ekonomiya. Sinabi ng Human Rights Watch na isang pag-aaral na halos lahat ng biktima ng war on drugs ay walang trabaho, maliliit ang kita o nakatira sa may hirap na komunidad. Inamin mismo ito ni Pangulo na marami sa namatay ay may hirap, pero sabi niya, wala tayong magagawa. Walang saysayang paglago na ay natin mapapalawak ang kanilang mga kayahan, oportunidad at kalayaan kung sila naman ay walang habas na pinapaslang sa mga kalsada. Isa sa mga di makakalimutang naging biktima ng war on drugs ay ang 17 years old na si Kian Lloyd de los Santos na namatay sa kamay ng mga pulis na dapat sana ay protektor ng mga tao. Siya ay nagbakaawang mapakawalan dahil iniisip niya kanyang exam kinabukasan. Kahit panahatulan na ng murder ang tatlong pulis, kaugnay ng pagkamatay ng teenager, madami pa din ang hindi pa nabibigyan ng hustisya at patuloy pa rin ang patayan kaugnay sa kampanya laban sa illegal na droga. Marami rin sa mga biktima ay mga magulang. Halimbawa, ang isang ina na pinaghinalaang gumagamit daw ng droga na pinatay sa harap mismo ng kanyang anak na babae. Ayon sa paunang datos mula sa DSWD, ang mga naulilang bata dahil sa laban sa droga ay mahigit 18,000 na. Mahirap na nga ang buhay para sa mga batang ito, lalo lamang hihirap ang kanilang buhay sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Dahil sa kampanya sa droga, mas magiging mahirap tuloy baliin ang siklo ng kahirapan sa mga susunod na henerasyon. Nahirapan na ang nakaraang administrasyon na gawing makamasa ang kaunlaran dahil napakahirap sugpuin ang kahirapan di pagkakapantay-pantay ng mga tao sa ating lipunan. Ngunit dahil sa laban kontra droga ni Pangulong Duterte, halos imposible na itong makamit ngayon. Kung tumutok lamang ang kampanya kontra droga sa rehabilitasyon at pagsama muli sa lipunan ng mga lulong sa droga, o kung tumutok ito sa pagpuksa ng mga drug lords, hindi sana magiging magkasalungat ang paglaban sa droga at ang pagkamit ng makamasang kaunlaran. Ngayon ay mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga dapat nitong gawin sa naging resulta ng war on drugs. Nararapat lamang na itigil ng madugong kampanya at simula ng pagkakaroon ng fair trial para sa mga ito. Tiyakin nila ang respeto sa karapatang pantao patungkol sa mga patakaran at kasanayan sa paggamit, posesyon, at distribusyon ng droga. Dapat ay umasa ang gobyerno sa non-penal regulatory at public health approaches na hindi lalabag sa karapatang pantao. Dapat lamang nawakasan na ang abusadong kampanya at imbistagahan at sampahan ng kaso ang mga responsable sa pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Dapat magtatag ng isang international mechanism na mag-iimbestiga sa extrajudicial killings at sa iba pang paglabag na sinagawa sa ngalan ng gyera kontra droga mula June 2016. At ang huli, dapat sagutin ng mga ahensya ng gobyerno ang mabigat na pangangailangan ng mga batang nawala ng taong bumubuhay sa kanila at tiyakin na papagtibay ang mga hakbang na poprotekta sa mga kabataan mula sa pang-aabuso. Yun lamang po. Maraming salamat, Binibining Marjon, sa iyong ipinahayag na rebuttal speech. Atin ngayon ibibigay ang panahon sa atin pong sang-ayong panig. Kay Kathleen, ang rebuttal speech. 4 minutes. Kathleen. Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako kasama na aking pangkat na handang panindigan hanggang huli na kami ay sumasang-ayon na ang digmaan sa droga ay ipagpatuloy sa Pilipinas. Narito ang aking inhandang rebuttal speech para sa debating ito. Ayon sa isinaad ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa sambayan ng Pilipino, lilinisin ko ang Pilipinas. My God, I hate drugs. Ito ang sinambit na pangako ng matapang nating Pangulo. Ang hangad na kapayapaan ay nagtulak sa implementasyon ng digmaan kontra droga upang mabigyan tugon ng problema. Ito
ang nakikitang paraan ng Pangulo upang magsugpo ito. Ngunit sa kabilang dako, marami ang tumututol dito dahil sa lumalabag ito sa karapatang pantao. Isa sa mga umuugnay na tanong ng sabayanan ay kung karapat dapat bang ipagpatuloy ang kampanya kontra droga. Para sa amin, oo. Ayon kay Cayetano, 60% sa laban sa krimen ay may kinalaman sa ilegal na droga. Ayon sa tala noong 2017, noon pa man italamak na ang patagong paggamit ng ilegal na droga sa ating bansa, na naglaon na ay mas lumawak pa ang epekto nito sa lipunan at tao. Dahil masamang epekto nito sa kaugalian at daloy ng sistema sa lipunan, ay mahigit itong pinagbabawal ng Batas Republika bilang 6425. Matugunan ang problema ng bansa sa ilegal na droga, kabilang na ang paggamit, pagbenta at addiction dito. Ayon naman sa datos ng PNP, na naging presidente si Rodrigo Roa Duterte, umabot sa 20,118 ang mga naaresto, 1,280 ang napatay sa operasyon laban droga, 1,362,792 bahay naman ang nabisita na offline tokhang or tinatawag din tok-tokhangyo, 7,619,122 naman ang sumukong gumagamit ng droga at 53,800 naman ang sumuko na natutulak ng droga. Ito ay tala mula noong 1 ng Hulyo hanggang Setyembre 30, taong 2016. Ayon sa Superintendent Leonardo, mas bumaba ang bilang ng mga ginahasa, ninakawan at incident sangal mula sa tala noong 2016. Nakikita mula sa mga datos na malaki ang naging pagbabago sa lipunan. Kaya walang nakikitang dahilan para almahan ang masigasig na pakikipaglaban ng Administrasyon Duterte sa implementasyon ng digmaan kontra droga dahil sa malaking pakinabang na hatid dito sa buhay ng mayang Pilipino. Ang munting kalayaan na kapag sa ang dako ng bansa ay ligtas ang Pilipino, walang mangyayaring karumaldumal na sa kaligitnaan ng araw at dilim ay nakamit sa kahit konting panahon. Ayon muli kay Cayetano, noong suspendihin ang digmaan kontra droga, nagbayad ka na naman umano sa lansangan ng mga drug addict. Kapag bumalik ang mga niyan ang patayan ng inosente. Ito ay isang patunay na ang digmaang kontra droga ay nakakatulong sa pagsugpo ng mga mandurugas at matitigilan ang kalakal ng ilegal na droga sa loob at labas ng bansa. Kahit sa ilang buwan pa lamang ay marami na itong naiambag sa lipunan. Marami man ang nagluksa dahil sa patay na nangyari, ngunit hindi naman mahantong sa ang labanan kapag kusang sumuko ang naakusahan at kapag hindi sila maglaban sa mga otoridad. Ang paraan mang ito ay hindi makatarungan sa mata ng iilan, ngunit kung hangad man ay panandali ang aksyon, walang iba pang maiisip kundi ipagpatuloy ang digmaan kontra droga. Lumabag man sa karapatang pantao, kapakanan, seguridad, ang isang matiwasay na lipunan ang hangad ng sambayanan ang maging resulta ng kampanya laban ilegal na droga. Hindi pa't nakakalabag na din sa batas pantao mga mandurugas dahil sa mga kinasasangkutan nilang krimen. Gayunpaman, upang maiwasan ang madugong labanan sa dalawang partido, ang kusang loob na pagsuko ang hangad ng administrasyon upang magkaroon ng kapayapaan ang digmaang kontra droga. Hindi dapat maglaban ang mga akusado, daanin sa mataimtim na komunikasyon at masinsinang operasyon upang hindi humantong sa mugulo aksyon. Sana ay humupa at tumigil na nito ang paggamit ng mga pinagbabawal na gamot sa bansa upang magkaroon tayo ng mapayapang lipunan. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Binibining Kathleen, sa iyong ipinahayag na proposisyon ng pagsangayon sa ating proposisyon. Ang droga o digmaan sa droga sa Pilipinas ay dapat naman natili o ipagpatuloy. Kung kaya't sa oras na ito ay atin pong nasaksihan ang mahalagang mga issue ng ating lipunan. Ito ba ang kasagutan na sa kapayapaan ng Pilipinas? Naging matagumpay ba ang ating laban sa droga o digmaan sa droga? O ito ay isang failure na programa ni Presidente Rodrigo Roa Duterte? Kung kaya't sa umaga o sa tanghaling ito ay atin pong ipinapaabot sa ating lahat. Kayo ho ang humusga sa atin pong naging debate sa araw nito. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon ay muli po nating masasaksihan ang ating pong mga kabataan, ang mga mag-aaral ng pamantasang ito upang atin pong pag-usapan at talakayin ang isang napakahalagang issue tungkol sa droga sa Pilipinas. Resolbahin, drug war sa Pilipinas ay dapat na manatili. Kung kaya't ating bibigyan daan ang ating unang tagapagsalita ng sang-ayong panig sa Computer Engineering 3rd Year, Binibining Andrea, 4 minutes para sa iyong proposisyon. Magandang hapon sa inyong lahat. Kami ng aking grupo ay lubos na sang-ayon sa pagpapatuloy ng war on drugs sa Pilipinas. Sa sandaling naluklok si Pangulong Rodrigo Duterte ay binigyan niya agad ng kaukulang pansin ang pagsumpo sa illegal na droga. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or are put, either behind bars or below the ground, if they so wish. Pahayag ng Pangulo sa kauna-unahan niyang State of the Nation address. Ang kampanya laban sa illegal na droga sa Pilipinas na kilala din ng karamihan bilang Oplan Tukhang ay panukalang ipinatutupad ng ating Pangulong Duterte buhat noong ika-isa ng Hulyo 2016 upang mawala na ng tuloy ang illegal na droga sa bansa. Mahigit 2 taon ng kanya itong pinatupad at mariin pa rin niya itong pinagpapatuloy ayon sa kanyang SONA noong 2018. Ayon sa tala ng Philippine National Police or the PNP, bumaba ang crime rate ng Pilipinas buhat ng ipatupad ng Pangulo ang ganitong kampanya. Mahigit 79,193 ang inilunsad na anti-drug operation habang 118,287 ang naaresto at 1,308,078 na katao ang sumuko sa otoridad. 18.92 billion na illegal na droga ang nakulimbat tulad na lamang ng paraphernalia habang tinatayang 4,747 na barangay naman ang nagdeklara na sila ay drug-free. Lahat ng ito ay nangyari lamang ng mahigit 1 taon. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, dapat na magpasalamat ang mga Pilipino sa Administrasyong Duterte sa kampanya laban sa illegal na droga at kriminalidad sapagkat ang Pilipinas ay dahan-dahang nagiging Singapore pagdating sa seguridad ng bansa. The illegal drug will not be sidelined. Instead, it will be as relentless and chilling, if you will, as on the day it began. Dagdag pa ni Pangulong Duterte. Yun lamang po. Maraming salamat, Binibining tagapagsalita ng sang-ayong panig, Andrea. Ating ibibigay ngayon ng panahon kay Rilyn sa Civil Engineering 2nd Year para po sa kanyang ilang mga katanungan o interpelasyon. Magandang tanghali po, Speaker Number 1. Ito po ang aking mga katanungan. Sa tingin mo po ba ay makatarungan ang pagpatay at nang walang kalaban-laban sa mga gumagamit ng droga? Hindi. Sa palagay mo po ba ay karahasan at pagpatay lang ang solusyon para maibsan ang paggamit ng droga sa bansa? Oo. Sa tingin mo po ba ay labag sa batas ang war on drugs? Hindi. Ngayon ba natapos na po ang termino ni Pangulong Duterte, masasabi mo po ba na naging matagumpay ang war on drugs? Oo. So, ayon po sa iyo ay magiging matagumpay ito. Sa tingin mo po ba ay matagumpay na matatawag ang patuloy pa rin paglaganap ng droga sa bansa? Oo. Sa tingin mo po ba ay dapat bigyan ng pagkakataon at karapatang magbago ang mga gumagamit ng droga? Oo. Sa palagay mo po ba ay labag sa karapatang pantao ang war on drugs? Hindi. Yan lang po. Maraming salamat, Binibining tagapagtanong. Rilyn, maaari mo nang maipahayag ang iyong proposisyon ng hindi pagsang-ayon. 4 minutes. Una po sa lahat ay akin lang pong lilinawin na ako at ang aking kagrupo ay malaking paggamit ng droga. Diyan din ay nais na din po naming matigil ang paglaganap nito. Ngunit ang hindi po naming pinapaboran ay ang proyekto ng ating kasalukuyang Pangulo na si Pangulong Duterte na War on Drugs. Ang pagtutol sa paglaganap ng droga at pagtutol sa War on Drugs ay magkaiba pong usapin. Ang kampanya laban sa illegal na droga sa Pilipinas na kilala din bilang Oplan Tukhang ay ang pagsugpo sa mga gumagamit at dealer ng droga sa bansa.
May dalawang mukha ang kampanya kontra droga ng administrasyon. Nariyan ang mukha ng gobyerno na layong puksain ang illegal na droga, ngunit sa pisikal at mapanganib na paraan. At nariyan din ang epekto ng kampanyang ito sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Taong 2016, kasabay ng pag-upo sa pwesto ni Pangulong Duterte nang magsimula ang kampanya kontra droga. Simula ng may patupad ito, hanggang Enero 2020, ang bilang ng mga namatay sa drug war ay nasa 5,601. Naniniwala ang Commission on Human Rights at mga lokal na human rights group na libo-libo pa at nasa tantyang 27,000 ang napatay ng mga pulis at ahente ng pulisya. At ilan sa mga ito ay nadamay lamang at ang iba naman ay pinatay at ang dinahilan na ay may kinalaman sa droga. Ang katakot-takot na bilang ng mga pamamaslang ay hindi napagbayad ang may sala at hindi maayos na naimbestigahan. Malaki ang pagtutol namin sa war on drugs dahil anti-human rights ito at hindi namin gusto ang proseso ng pagsasagawa ng walang pakundang magsasagawa nito. Walang pakundangan ng mga pulisya sa ligtasan ng iba at madalas isagawa ang raid ng hating gabi habang nasa bahay ang buong pamilya. Marami ang nakakasaksi ng mga patayan at marami rin ang mga inosenteng maaaring madamay. Ano na lang ang magiging dulot nito sa mga makakakita ng pangyayari? Maaari itong magdulot ng trauma at mga epekto sa kanilang masamang epekto sa kanilang pag-iisip. Kay Pangulong Duterte na mismo nang galing na kapag nanlaban ang mga gumagamit at kapag ang mga drug dealer ay pumasok sa Pilipinas, sila'y mamamatay. Sa tingin niyo po ba ay makatarungan ito? Hindi. Isa sa mga karapatan natin mga tao ay ang karapatang mabuhay at malinaw na nilalabag ng war on drugs ito. Hinihimok ng Human Rights Watch ang gobyerno ng Pilipinas na wakasan ang abusadong kampanya kontra droga at imbistagahan at sampahan ng kaso ang mga responsable sa pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Mauubos nga ang adik sa Pilipinas, ngunit mauubos din ang Pilipinas at naging matagumpay ang kampanya kontra droga? Ang sagot ay hindi. 6 na buwan lamang ang pangako ni Pangulong Duterte, ngunit lumampas na ito sa mahigit 5 taon at matatapos na ang kanyang termino, ngunit hindi pa rin masasabing matagumpay ito. Patunay ang patuloy pa rin pagdami ng mga gumagamit at nagtutulak ng droga sa bansa. Ito ay sinang-ayunan mismo ni Carlos Conde na isang researcher ng Human Rights Watch at ito ang eksakto niyang sagot sa tanong, nananalo nga ba ang bansa sa war on drugs? Ito ang kanyang sagot, I don't think we are. I think the government has misused the drug war for political ends. Kaya nga tayo merong mga hukuman at batas para ito ang mangibabaw at sundin sa ating bansa. Ngunit isa ang war on drugs sa mga lumalabag dito. Ang batas republika bilang 10368 o ang pagpatay at paglabag sa mga karapatang pantao, kitang-kita at masasabi na labag sa batas ang kampanyang ito. Ano ang silbi ng mga institusyon na tinayo tulad ng rehabilitation center kung hindi bibigyan ng pagkakataon na magbago ang mga gumagamit? At paano sila mabibigyan ng pagkakataon kung pinitil na ang kanilang buhay? Napakaraming paraan para mapigilan ang paglaganap ng droga sa bansa at hindi laging karahasan ang solusyon dito. Panahon na para itigil ang kampanyang war on drugs dahil ang gera laban sa illegal na droga ay gera sa laban sa buhay ng tao. Yun lang po. Maraming salamat, Binibining Rilin, sa iyong proposisyon ng hindi pagsang-ayon. Ating ibibigay ngayon ng panahon kay Binibining Andrea para sa kanyang ilang mga katanungan o interpolasyon. Maraming kabataan ang nalululong sa droga. Payag ba kayo na ito ang sisira sa kinabukasan nila kung hindi itutuloy ang war on drugs? Hindi. Alam natin na ang war on drugs ay hindi makatarungan sa mata ng iilan. Hindi ba't kung hangad man ay ang panandali ang aksyon, wala nang iba pang maiisip kundi ang ipagpatuloy ang gera kontra droga? Pakiulit po. Alam natin na ang war on drugs ay hindi makatarungan sa mata ng iilan. Hindi ba't kung hangad man ay ang panandali ang aksyon, wala nang iba pang maiisip kundi ang ipagpatuloy ang gera kontra droga? Meron pa po, so hindi. Hindi ba't mas ligtas ngayon ang lipunan dahil sa ipinapatupad na war on drugs simula nung naging Pangulo si Duterte na hindi kagaya noon? Hindi. Sa tingin mo ba, may magandang maidudulot kung ititigil ang war on drugs? Oo. Yun lamang po, maraming salamat. Maraming salamat sa ating mga unang tagapagsalita, Binibining Andrea and Binibining Rilin. Ating ibibigay ngayon ang panahon sa ating ikalawang mga tagapagsalita,
ng sang-ayon at isang-ayon panig. Unahin natin ang sang-ayon panig sa katauhan ni Lovely. 4 minutes, Lovely, para sa iyong proposisyon ng pagsang-ayon. Ang war on drugs ay nararapat lamang na ipagpatuloy sapagkat isa na itong malaking hakbang upang magkaroon tayo ng pagbabago sa ating bansa. Isa itong malaking oportunidad na ipinagkaloob sa atin at kailangan ng maigihang aksyon. Kung hindi ngayon, kailan ulit tayo mabibigyan ng pagkakataon na gawa ng paraan ang suliraning ito? Kailan ulit tayo magkakaroon ng pangulong may tapang na aksyonan ang isyong ito? Kahit na marami sa kanyang paligid ang hindi sumasang-ayon. Kung hindi ngayon, kailan? Bilang isang mamamayan ng Pilipinas, hindi nararapat na tayo ay laging aasa sa ating Pangulo upang solusyonan ang bawat problema ng bansa. Kung matuto din tayong makialam at gumawa ng paraan sa bawat suliranin ng Pilipinas, tayo sa isang komunidad ay matuto magtulungan para sa ikauunlad nito. Ang anti-illegal drug campaign ng Duterte Administration, ito ay isang sinasabi ng mga otoridad na may higit 100,000 ng drug addict at drug pushers ang sumerende simula noong June 30 na nagsimulang opisyal na manungkulan si Presidente. Barangay, kung tutuusin, malaki ang pakinabang ng mga local communities, lalo na ng mga barangay sa pagsuko ng mga drug addict at drug pusher na ito. Nakusap pumirma sa konsultan na hindi na sila uulit sa ganoong gawain. Isa ito sa tingin ko ay epektibong pamaraan na kahit papaano ay sumusupo sa problema ng illegal na droga, lalo na sa mga kabataan natin. Ayon nga kay Cayetano, nung suspindihin ang gera tungkol sa droga, nagbalikan na naman umano sa lansangan ng mga drugista. Kapag bumalik ang mga pusher, kasunod na niya ng patay na inosente. Ito ay isang panunay na ang gera kontra droga ay nakakatulong sa pagsumpo ng mga mandurugas at matigilan ng kalakal ng mga illegal na droga sa loob at labas ng bansa. Kahit sa ilang buwan pa lamang ay marami na itong naambag sa lipunan. Marami man ang nagluksa dahil sa patay na nangyari, ngunit hindi naman nahantong sa patayan ng laban kapag pusang sumuko ang naakusahan at kapag hindi sila ng laban sa mga otoridad. Yun lang po. Maraming salamat, Binibining Lovely, sa iyong ipinahayag na proposisyon. Ating ibibigay ngayon ang panahon kay Binibining Twinkle para sa ilang mga katanungan o interpolasyon. Ito ang aking unang katanungan. Sa tingin mo ba, magpapatuloy ang war on drugs sa pambabawasan ng bilang ng kriminalidad sa ating bansa? Oo. Naniniwala ka ba ang lahat ng mamamatay ay dahil nalaban talaga sila? Oo. Sa iyong palagay, sa pagpapatuloy ng war on drugs, ay tuloy nang bang masusupo ang problema sa droga dito sa ating bansa? Oo. Sa tingin mo ba, ay mabuti ba ting may dudulot ang war on drugs sa kabila ng mga mamamatay dahil dito? Oo. Sa tingin mo ba, naging maayos ba ang naging pagtatakbo ni Pangulong Duterte sa war on drugs? Oo. Paano na sa tangshabu dahil marabing natatapalan na pera? Oo. At tuli, masasabi mo ba lumugaw ang ekonomiya ng bansa dahil sa war on drugs? Oo. Yun lamang po. Maraming salamat, Binibining Tagapagtanong. Maaari mo nang maipahayag ang iyong proposisyon ng hindi pagsang-ayon sa ating Binibining Twinkle. 3 minutes for 4 minutes for your constructive speech. Hindi maitatanggi ng nabigo ang pamahala ng pagsubo ang pagkalat ng illegal drug sa bansa. Sa pagtapos ng 2019, bagamat marami na huli sa drug suspect at marami na kumpiskado droga, hindi ito batayan para masabing nagtagumpay ang pamahalaan. Kahit araw-araw ay may nahuhuli, hindi dapat ganap na matutuntot ang pinanggagalingan na droga. Sa nangyari sa halos walang tigil na drug syndicate sa pagpasok ng kontrabando sa bansa, nakikitang mas malaki pang problema ang nakakaharap sa pagpasok ngayong taong 2020. Mas lalo pang naging aggressive ang drug syndicate na ipakalat dito ang illegal na droga sapagkat nalalaman nila ang madaling
malutasan ang batas. Isa pa, wala silang kahirap-hirap magpasok ng droga sapagkat lahat ay natatapalan ng pera. Nakakapagtaka kung paano naipasok sa bansa ang kinukilong shabu sa nakalagay sa tela ng bag. T-bags, kung titingnan ay hindi mapagkamalang shabu ang nasa T-bags sapagkat talagang may label pa. Maayos ang pagkakaparish ng mga ito. Yun lamang po. Maraming salamat, Binibining Twinkle. Maaari ka na makapagtanong, Binibining Lovely, sa iyong interpolasyon. Droga ang dahilan sa pagkawalan ng buhay ng iilan. Droga din ang dahilan ng pagkasira ng sarili at pamilya. Gugustuhin mo ba mangyari yon kung hindi pagpapatuloy ang war on drugs? Hindi. Payag ka ba na lumawak ang krimen at karahasan sa Pilipinas kung hindi pagpapatuloy ang war on drugs? Hindi. Hahayaan niyo bang katakutan ng bansa natin kung lalaganap ang krimen dahil sa droga? Hindi. Yun lang po. Maraming salamat sa ating mga ikalawang tagapagsalita. Ating ibibigay ngayon ng panahon sa ating mga kahuli-huling tagapagsalita para sa kanilang mga rebuttal speeches. Uunahin natin ang hindi sang-ayong panig sa katauhan ni Binibining Marjon. 4 minutes ang iyong panahon na Binibining Marjon sa rebuttal. So, magandang hapon po. Ito po ang aming final rebuttal speech. So, ang tanong, dapat nga bang ipagpatuloy pa ang kampanya laban sa droga o napapanahon na upang ito ay itigil na? Isa sa mga disang-ayon sa pagpapatuloy ng war on drugs ay ang international human rights lawyer na si Jason Wright. Sabi nga niya, the most important human right that everyone has is the right to live. Everyone deserves the right to live, and if they are committing a crime, they have a right to fair trial. At tama nga naman, hindi ba? Masasabing naging matagumpay ang kampanyang ito dahil sa nakalipas na 5 taon ay tinatayang ang mga bilang ng mga taong na aresto kaugnay ng kampanya laban sa illegal na droga ay umaabot ng 298,348. Ngunit umabot naman ng 12,608 ang bilang ng mga napatay na sabi umano'y nanlaban kaya pinatay ng mga pulis as an act of self-defense. Marami ding nagsasabi na mula nung magsimula ang war on drugs sa bansa ay bumaba ang criminal rate. At tama nga naman, ngunit ang bilang ng mga namatay dahil din dito ay lumaki ng mas mabilis. Dahil ayon nga sa datos ng pulisya noong 2017, na sa unang yugto ng kampanya ay nakahihindik na 7,080 ang namatay. Ang kalunos-lunos na dami ng mga namatay sa kampanya laban sa droga ay malaking balakid sa paglago ng ekonomiya dahil nagdudulot ito ng masama at di kaaya-ayang klimang pang-ekonomiya. Sabi ng Human Rights Watch sa isang pag-aaral na halos lahat ng biktima ng war on drugs ay walang trabaho, maliliit ang kita o nakatira sa may hirap na komunidad at inamin mismo ito ng Pangulo. Pero sabi niya, wala tayong magagawa. Walang saysayang paglago ng ekonomiya kung hindi makikinabang dito ang mahihirap dahil sila ay pinapatay. Hindi natin mapapalawak ang kanilang mga kakayahan, oportunidad at kalayaan kung sila naman ay walang habas na pinapaslang sa mga kalsada. Isa sa mga di makakalimutang naging biktima ng war on drugs na ito ay ang 17 years old na si Kian Lloyd de los Santos na namatay sa kamay ng mga pulis na dapat sana ay protektor ng mga tao. Siya ay nagmakaawang mapakawalan dahil iniisip niya ang kanyang exam kinabukasan. Kahit pa nakatulan ng murder ang 3 pulis na kaugnay sa pagpatay sa teenager na to, marami pa rin ang hindi nabibigyan ng hustisya at patuloy pa rin ang patayan kaugnay ng kampanya laban sa illegal na droga. Marami rin sa mga nabiktima ay mga magulang. Halimbawa ay ang isang ina na pinaghinalaang gumagamit daw ng droga ang pinatay sa Caloocan sa harap mismo ng kanyang anak. Sa pagpatay sa may hirap na magulang tulad niya, libo-libong bata ang nauulila. Mahirap na nga ang buhay para sa mga batang ito, lalo lamang hihirap ang kanilang buhay dahil sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Dahil sa kampanya kontra droga, mas magiging mahirap tuloy baliin ang siklo ng kahirapan sa mga susunod na henerasyon. Kung tumutok lang sana ang kampanyang ito sa rehabilitation at paghuli ng mga lulong sa droga sa lipunan o kung tumutok ito sa pagpuksa sa mga drug lords, hindi sana magiging magkasalungat ang paglaban sa droga at ang pagkamit ng makamasang kaunlaran.
Ngayon, mas dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang mga dapat nitong gawin sa naging resulta ng war on drugs. Nararapat lamang na itigil ng madugong kampanya laban sa droga at simulan na ang pagkakaroon ng fair trial para sa mga ito. Tiyakin nila ang respeto sa karapatang pantao at karapatang pantao patungkol sa mga patakaran at kasanayan sa paggamit, possession at distribution ng droga upang mahadlangan o mapigilan ang nakakapinsalang paggamit ng droga. Dapat ay umasa ang gobyerno sa non-penal regulatory at public health approaches na hindi lalabag sa karapatang pantao. Dapat lamang nawakasan na abusadong kampanyang ito at imbestigahan at sampahan ang mga ng kaso ang mga responsable sa pamamaslang at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Dapat magtatag ng isang international mechanism na mag-iimbestiga sa extrajudicial killings at iba pang paglabag na isinagawa sa ngalan ng giyera kontra droga mula June 2016. At ang huli, dapat sagutin ng mga ahensya ng gobyerno mabigat na pangangailangan ng mga batang nawalan ng taong bumubuhay sa kanila at tiyakin na mapagtitibay ang mga hakbang sa pagprotekta mula sa mga pang-aabuso. Yun lamang po. Maraming salamat, Binibining Marjan, sa iyong rebuttal speech. At ibibigay ngayon ng panahon sa ating kahuliling tagapagsalita ng Sang-ayong Panig para sa kanyang rebuttal. Mr. John Benedict, 4 minutes para sa iyong rebuttal. Magandang hapon po sa inyong lahat. So kami ay sang-ayon na ang giyera laban sa ilegal na droga ay ipagpatuloy sa ating bansa. Bakit? Dahil ito ay hindi giyera laban sa buhay ng tao. Hindi giyera para sa buhay ng kundi ito ay giyera para sa buhay ng bawat Pilipino. Hindi rin ito giyera laban sa karapatang pantao, kundi giyera para protektahan ang karapatang pantao para masigurado ang kaligtasan at kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Hayaan niyo ako magsalaysay ng karagdagang datos upang masuportahan ang aming pani. Ayon nga kay Bonkin, bangkay sa kalsada, mga arestado, sumukong drug user at pusher. Ito'y mga eksenang naging karaniwan na mula nang magsimula ang kampanya kontra droga. So what kung may bangkay sa kalsada? Kung ito naman ay katawan ng isang notorious na sindikado at isang adik na talaga sa droga at talagang salot na sa ating lipunan? Nakakalungkot isipin na kailangan nating idamay ang kanilang pamilya kung bakit sila nagkaganon. Ayon nga sa datos ng PNP, nang maging presidente ang si Duterte, umaabot sa 20,000 ang mga naaresto. Mahigit 1,000 ang napatay sa operasyon laban sa droga. Mahigit 1,000,000 namang bahay ang nabisita ng oplantokhang na ito. Mahigit 7,000,000 din ang sumukong gumagamit ng droga at 53,000 naman ang mga sumukong nagtutulak ng droga. Ito ay basehan lamang na tala mula Hulyo 1 hanggang September 30, 2016. Dagdag pa dito, mas bumaba ang bilang ng mga ginahasa, ninakawan at insidente ng krimen sa lansangan. Nakikita mula sa mga datos na ito na malaki ang naging pagbabago sa lipunan. Kaya walang nakikitang dahilan para almahan natin ang ganitong uri ng pakikipaglaban ng kasalukuyang administrasyon sa implementasyon ng giyera kontra droga. Dahil sa malaking pakinabang na hatid nito sa buhay ng bawat mamamayang Pilipino. Ang munting kalayaan na kapag sa ang dako ng bansa ay ligtas ang Pilipino at walang mangyayaring karumal-dumal sa kalagitnaan ng araw at gabi ay nakamit sa kahit kaunting panahon at hinihiling pa natin na tuluyan ng masugpo ang mga krimen na dawit ang ilegal na droga. Ayaw na ng mundo na lumaganap pa ang paggamit ng ilegal na droga sa iba't ibang panig ng mga lugar. Alalahanin nyo na ang mga lango sa droga ay walang pinipiling biktima. Lahat ay pwedeng maging biktima ng krimen na bunga sa pagbatak ng droga. Ang lahat ay mayroong obligasyong tumulong at makialam sa kampanya ng pamahalaan sa war on drugs. Ang paraan man na ito ay hindi makatarungan sa mata ng iilan, ngunit kung hangad man ay ang panandaliang aksyon at kung maaari nga ay permanente na, wala nang iba pang maiisip kundi ang ipagpatuloy ang giyera kontra droga. Lumabag man sa karapatang pantao, kapakanan, seguridad at isang matiwasay na lipunan naman ang hangad nating sambayanan na magiging resulta ng kampanyang laban sa ilegal na droga. Hindi ba't nakakalabag na din sa batas pantao ang mga mandurugas na yan dahil sa mga kinasasangkutan nilang krimen? Eto ha, upang maiwasan ang madugong labanan sa dalawang partido, ang kusang loob na pagsuko ang hangad namin upang magkaroon ng kapayapaan patungkol sa giyera kontra droga.
hindi dapat manglaban ang mga akusado. Daanin sa mataimtim na komunikasyon at masinsinang operasyon upang hindi humantong sa magulo at madugong aksyon. Sana ay mahupa at matigil na ito na ang paggamit ng mga pinagbabawal na gamot sa bansa upang magkaroon tayo ng mapayapang lipunan. Maikli lamang ang nasambit ng aking mga kasamahan tungkol sa aming panig, ngunit nakasisigurado kami na ito ay may katwiran na dapat isaalang-alang. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, Ginoong tagapagsalita ng Sang-ayong Panig, Benedict. Iyong pinahayag ang ilang mga bagay na may kinalaman sa pagsang-ayon dito sa ating proposisyon. Drug war sa Pilipinas ay manatili o dapat na manatili sa ating bansa. Kung kaya't ngayong araw na ito ay nasaksihan muli natin ang ating pong mga kabataan at mag-aaral ng pamantasang ito upang kanilang pag-usapan ang isa sa napaka-init na issue ng ating bansa, ang droga o digmaan laban sa droga. Ito na nga ba ang naging kasagutan para sa pagbaba ng kriminalidad dito sa bansa natin? O ito ba ay isang failure sapagkat marami ang nakitil ang buhay? Kung kaya't sa ating pong pagpapasya, kayo ho ang siyang magde-decide o magpapasya sa ating hong debate ngayong araw na ito. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon.